What's up sa inyo mga kaasang no? Welcome back to my channel. Tapos ayun no, medyo malamig ang weather natin ngayon dahil umuulan. Hindi ko alam kung bakit, kung may bagyo ba or kung epekto ba yan ang La Niña no. So ayun no, naisip ko lang mag video kasi wala akong magawa. Bali ano, tambay lang kasi ako, taman chill lang ako dito sa pwesto ko palagi. Tapos yun, naisip ko nga na ipakita sa inyo yung bagong tambayan ko dito o yung pinagbago ng tambayan ko dito kasi noon kung mapapansin nyo itong alam mo nga yung mga pan yung mga basta itong pwesto na to ano kasi ito dumating kasi ako dito maraming mga tambak-tambak ganun may mga box na kung ano no. Tapos yun nga unti-unti namin binuhay katulong ko si Dr. J kung napanood niyo yung video paano namin binuo yung o kung paano niya ni-repair yung dating pan nila tapos yun nga yung mga pininturahan dito tsaka yung mga kung ano naman ayun gusto ko lang i-share sa inyo kasi sarap kasi tumambay dito eh. Bali ayun no, nag-iisip ako. Dito kasi ako madalas nakaupo ito sa upuan na to. Nag-iisip ako ng content. Tapos wala akong maiisip na content. So ang naisip ko ay content yung tinatambayan ko dito. So ayun, gusto ko sa inyo i-share kung ano nga yung so, kung ano yung tinatambayan ko dito. Kasi alam nyo naman to, nakikita nyo naman to pag nag-update ako eh. So ayun, i-update ko lang din kayo. Kahit hindi backend update to, pakita ko sa inyo kasi parang masyado akong natutuwa doon sa setup ko ngayon dito. Na ang laki talaga ng pinagbago niya no kaya yun gusto magpasalamat kay Dr. J Aqua Tips tsaka sa aking missis dahil sila talaga yung nagpursige na mapaganda tong lugar na to tong pwesto na to sa bahay tapos ayun pakita ko sa inyo yung mga pagbabagong ginawa namin o yung mga yun nga dinagdag namin ng mga inayos para maging ganito to so yun pakita ko muna sa inyo ng buo no? Yung sinasabi ko sa inyo na view pag nakachill ako dito sa harapan ng bahay. At ayun na nga mga kaasang no, diba ito nga yung breeding area ko, dito ako nagbibili ng mga isda, ayan yung gate namin. Tapos pag may mga bumibili, dito ko pinapasilip. So, ito yung mga tanks, ito yung lagi ko pinapakita eh, pero yung kabila nyan, ayan kasi yung dyan ako nagtatrabaho o dyan ako nag-iisip, muni-muni. Bali ito, itong upuan na to sa gilid, dyan ako lagi nakaupo. Tapos ayan yung view ko, ayan mga yan. So yun, dito ako nagre-relax. So pag may iniisip ako, ayan, meron kaming grotto dyan. Tapos, ayan, yung makikita nyo yung background niya, ang ganda, diba? Ayan, yung kulay brown na yan, tsaka yung mga puti-puti na yan. Si Mrs. ang nagkulay niyan. Dati kasi, ano yan eh, semento lang yan, walang kulay yan. So ngayon, pinakulayan, kinulayan ni Mrs. Tapos ito, yun na rin namin, kasi kitang-kita sa labas to. Ngayon, si Mrs. ang may idea nito, nilagyan namin ng kawayan. Tinayarap lang namin yan. Tapos yun, nilagyan nga namin ng mga hanging plants. So yun, dumami yung hanging plants, no? Dahil yun nga, nawiwili rin si Mrs. yan. Kung makikita nyo, labas na yan, kalsada na. Nawili si Mrs. sa mga plants. So ayun, ito yung mga binili namin. Ang dami niyang klase ng photos, golden photos. Hindi ko alam kung ano to, pero ibang klase ng photos din yan. Ito yung neon photos. Paku. Tapos photos ulit, yan, hindi ko na alam kung anong tawag dyan sa mga ibang halaman na yan, no. So yun, dumami yung halaman namin, so yun, hiniya ko si Mrs. mag-design yan kung anong gusto niya. Tapos ito nga yung pan. Itong pan na to, nilagyan ko ng isang water lily yung nasa likod. Ito yung pinakamalaki yung mga leaves. So yun yung nilagay ko, tapos yun nga yung mga goldfish. Na hindi ko alam kung bakit lagi sila nakatambay lang, hindi sila masyado naglalangoy. Hindi ko alam kung dahil malamig. Tapos yan, ito na yung ginawa ni RJ, ni Dr. J na ano, na pump or yung box, filter box para dyan. Ayan si Mama Mary. Tapos yan, meron pa ditong photos ulit, giant photos. Tapos yan, nandyan yung pump natin, ganyan yung setup, simpleng-simple lang naman. Tapos dito sa table na to, diba dito ako nagpapak ng mga orders sa Shopee, tapos yan meron chest dyan, minsan nakikipaglaro ko sa sarili ko. Tapos hindi, joke lang no, ang naglaro dyan si ano eh, si Bilasco kanina, tsaka si ano, si Bienan. So yun, ganyan yung view, eto umupo ako diba, ganyan yung view ko pag nakatambay ako dito. Dito kadalasan tulala eh, kasi ito si Charlie the dog, tulog na naman dahil malamig, lagi siyang tulog. Ayun o, oh, grabe yung ano, yung Paco na yun, ang laki o. Oh. Si Paco, alas Paco tiyaga. Tapos, ayun, ito, nilagyan ni Mrs. ng ano. Si Mrs. na nag-ayos itong planted tank na to eh. Siya rin nag-maintain niyan, siya yung nag-design. Bali, sa kanya talaga to. No? Yan, nilagyan niya ng mga ano,
mga alaman. Tapos yan, binigyan ko siya ng mga swordtail, balloon mollies, and kabomba. Puro sa likod lang galing yan. May coffee grass, mga bato. Yan, si Mrs. ang nagme-maintain yung tank na yan. So, talagang kay Mrs. tank nat yan. Kasi ginagawa namin ilaw yan nung aso nga. Paggabi kasi, yan ang ilaw ni Charlie. Parang lampshade niya. Tapos ayun, no, ito si Kong tsaka si Loki. Yung dalawang arwana natin dyan. Tapos yung visor natin, di ko pa tinanggal dyan. Tapos ito si Loki, ilang araw na to dito. Di pa rin siya kumakain eh. Di namin maintindihan kung bakit. Kaya may flower horn dyan. Alam nyo na kung bakit may flower horn dyan. Pero yun nga, hindi pa rin siya nagugutom. Di ko alam, baka na-stress siya sa paglipat, no? Kaya hayaan na lang natin, in-observe lang namin. Ngayon, itong nasa baba, di ba, ito nga yung community, yung mga ano, ayan, nandyan yung malaking pako. Galing kay Dr. J. Tapos yung ibang mga ano niya, mga... Ayan, si Tito Vic and Joey, meron na siyang kasamang dalawa pa, si Wally Yonase. Bali lima na yung silver dollars dyan. Yung red flag tail natin, nandito pa rin. So, dumami na talaga sila, no? Meron pang pleko dyan sa gilid. Tapos yun, may papakita ko sa inyo guys, no? Teka lang, nasan ba sila? Teka lang, punta ako dito sa kabila. Hindi natin ma-focus kasi. Ayan, kung mapapansin nyo, meron flower horn dyan. Nilagyan ko yan ng tatlong perasong flower horn. Kasi nilinis ko yung 75 gallons na pinaglalagyan ko sa kanila na naka-divider sila. So yun, naisip ko na ano, marami kasing maraming isda dito sa community na to na ayun nga, baka maiwasan yung pagiging territorial nila dahil sa sobrang dami nga. Hindi sila mapofocus sa isang isda. So yun, okay naman no, hanggang sa ngayon, ilang araw silang magkakasama na ganyan. Mukhang masaya naman silang lahat. Minsan nakikita ko nang bubuli pa rin yung flower horn eh, pero... Alam mo, wala siyang magawa. Yung bibilis din naman lumangoy kasi ng mga ano natin. Ng mga silver dollars natin. So, yun. Ayun yung pinaka-breeding area ko, di ba? Yung mga isda ko nandyan. Dito, sa upuan na to, yung kahoy na yan. Dyan ako naupo. So, dyan ako nag-iisip-isip talaga kung na i-content ko. Kung paano ko babayaran yung mga bills. So, ayun. Napakita ko lang sa inyo itong pan na to. Ayan, oh. Ang ganda, di ba? Buti na lang, lumaki na yung water lily natin. So yun, saktong-sakto siya dyan. Nilagay nga pala ni Dr. J yung mga filter medias niya dito. Para pag sinetap niya yung tank niya ulit, medyo ano, mas mabilis na siya makakapag-startup ng tank dahil nga doon. Tapos, ano pa bang mga pwede nyo makita dito? Ito yung mga ano ko, mga stock ko ng Wachupong, Kokmasib. Nandiyan, meron tayo dyan, Kokmasib. Mga granules grow out. Dito kasi yung mga stock ay dito ko nilalagay para pag nagpapaka ko ng mga orders, inaabot ko lang sa likod. Halos maubos na pala yung stock ko ah. Salamat Shopee! Sale kasi ang Shopee kaya halos maubos yung stock ko. So ayun mga kahasang no, gusto ko lang din i-share to kasi talagang na-appreciate ko yung effort ni Dr. J at ng aking Mrs. sa napakagandang renovation na ginawa nila dito sa pwesto na to no. So ayun, mas madali tayo makapag-isip ng content yun. Tapos yun, pinakita ko lang din sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling gusto nyo maggawa ng ganito. Unstoppable! So ayun mga kasang no, shinare ko lang naman sa inyo kung ano yung lagi-lagi o araw-araw ko nakikita pag nag-iisip-isip ako dito sa ito nga, itong pwesto na to. Tapos yun, hindi ko alam kung may mababago pa dito eh, pero sa ngayon, okay pa yung ganito. Hindi ko pala kung may gusto pang idagdag sila Mrs., sila Dr. J. Pero kung ako tatanungin, okay na sa akin to, no? May, ano, medyo masarap na talaga mag-chill dito, chat-chat na konti, isip-isip na konti. So ayun guys, no, sana nag-enjoy kayo sa... panonood. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Tapos ayun, marami yata ako na ipong shoutouts, so ito na ang inyong shoutouts, pasok! Shoutout kay AJ Bituin, kay Jessa at kay Gabe. Kay James TV, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Michael Chu ng Pangasinan. Kay Ben Carlo Uy, shoutout po. Kay Christian Lee Pineda, shoutout po kay Jeric Bon Lumugdang, kay Sheila May Migrino, kay Ruan J. Anyonuevo, sa R150 All-Star Nation Iligat City from JB, shoutout kay Mark Velarde,
Shoutout din sa GMM South Bikers from Jesse Morales. Kay Jansen Borja, shoutout sa'yo. Kay Melvin Kapalad, shoutout po from Saipan, USA. Kay Kierl Gonzaga at kay Jahasen Barcero. At ayun mga kahasang, na maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video, kahasang number 1, peace out.